promised. Ang sabi ko sa inyo, isasama ko kayo pagpunta ko ng Davao. Though, hindi ko alam kung may pinangakuan ba ako kasi hindi ko alam kung may nanonood ba. Ayan. So, but anyway, ngayon na yung flight ko papuntang Davao. So, nandito na nga ako sa airport at medyo nahirapan ako mag-vlog kasi sobrang daming tao dito ngayon. Kaya, binoise over ko na lang muna. So, mga around 2 AM na nga ako nakarating nito ng Davao. Medyo mahirap nga kasi mag-isa lang talaga ako nag-travel. Pero sa totoo lang, sanay naman talaga ako na nagta-travel na mag-isa kahit nung nag-work pa ako dati sa corporate. So, carry lang. So, pagdating ko dito, nagharap na kaagad ako ng taxi. Hinanap ko na kung saan yung taxi bay para makasakay. Mag-taxi na lang ako papunta dun sa hotel ko. Nandito na tayo sa hotel. Mamaya yung bilog na. Ah, nakafrustrate naman. Para ang ganda niya sa picture. Oh, parang hindi siya maganda sa totoong buhay. Okay. So guys, ayun. Ba't ganun? Ang laki-laki ng budget sa akin dito. Tapos, this is what I get. Okay guys, anyway, hindi ko alam kung ganito ba talaga ang mga hotels. Siguro ang gagawin natin ngayon first is bumaba para maghanap ng makakain. Okay guys, bihira ako mag-hotel ng ganito. Hindi naman ako sa maarte ha, hindi ako maarte. Kaya lang parang naiisip ko, di ba sayang yung binayad ko? Hindi ako maarte guys ha, huwag nyo ako i-bash. Nangihinayan lang ako kasi parang hindi worth it yung binayad ko. So totoo lang, nakakatamad bumaba. Walang elevator. Itong nag-book, naiinis ako. Nasa 4th floor ako, tapos walang elevator. Ayan na naman, isipin niya na naman, maarte ako. Hindi ako maarte. Ano lang talaga, o 4th floor, isipin mo 4th floor kung nagugutom ka. Ah! Bakit? Bakit ako nagtipid? Ah! Bumili ako ng food sa labas. Wala man ng plato, wala. Pero thank you Lord. Okay, thank you pa rin Lord sa lahat. Kaya lang ako nagkaganito kasi this is not what I expect. And dahil, syempre nagbook ka ng hotel. Syempre in-expect mo hotel. So, since walang plato, hindi tayo kakain. So guys, ito nakakatawa nangyari. Kanina. Normally guys, pag bumabiyahe ako, lalo local lang, hindi talaga ako nagtitimbang ng dala kong maleta. Thank you Lord for this food. Sabaw muna. Hindi ako nagtitimbang ng dala kong maleta kasi sanay ako talaga na pag nagbabiyahe ako. Hindi ko alam noon, may privilege ba ako? May privilege ba kami sa government? Kasi never akong nahirapan. Diba, nag-excess baggage ako. Either iaalaw ako kung mapasukin ako or meron akong miles kasi lagi akong pal dati. Tapos, kung hindi man ako pal, inaalaw ko, parang ipapakita ko lang yung ID ko. So guys, sanay ako na pagbumabiyahe. Wala akong, hindi ako nagtitimbang. Kahit sumobra ako, sige, pasok lang local, nagtitimbang lang ako pag international lang travel. So going here, sinabihan naman ako ng kapatid ko kasi kapatid ko yung nag-book. Sabi niya sa akin, kuya, wala kang baggage allowance ha. Sabi ko naman, agad-agad, sabi ko, okay lang. Kasi nga sanay ako na ganun, walang baggage allowance. Sabi niya, para pa uwi, may baggage allowance ka na. Sabi ko, sige. Tapos anong nangyari? Pagdating ko sa airport kanina, ang bagahe ko 15 kilos. Ang allowed lang 7. Okay. First time kong ginawa. Sabi ko, okay lang po ba? Sabi ko dun sa ano. Sabi ko sa kanya, dun sa babae. Baka pwede mong palusutin na. Sabi ko, ma'am, palusutin mo na ako. Sabi ko, kung hindi ako makakalusot, pagkano po babayad? Sabi niya, add lang po kayo ng 1-4. Eh, namamahalan ako. Kasi inisip ko, wala akong cash. Baka may pagdating ko dito sa Davao, may mahirapan ako pag wala kang cash. Kasi diba, baka maghanap pa ako ng ano. Kasi sabi ko kaya, okay, ma'am, baka naman pwedeng palusutin mo na ako. Kasi final call na, nabuzzer dealer ako eh. Tapos yun, sabi niya, sir, sorry, hindi po talaga. Siguro ko mga 7 point something lang, pero kasi 15. Sabi ko, di sige, ganito. Tinanggal ko yung jacket ko, tsaka yung laptop. Sabi ko sa kanya, what if tanggalin ko to? Sabi niya, at carry pa rin siya. Sabi ko, hindi, isusuot ko. Sabi ko kay, ano, suot ko lang po to ha. Tapos CR, sinuot ko yung long sleeve ko, sinuot yung jacket, tapos pinatong ko yung maong, sinuot ko yung maong ko na pants, dalawang pants. So, ang tapa-tapa ako sa airport. Tapos, ayun na, tapos nung tinimbang na, 7.7. Tapos sabi ni ate, sige, pwede na po yan. Ah, suot yung sabihin, half, sinuot ko. Tapos yun, sa airport.
Wala akong picture. Di ako nakapag-video kanina. Kasi, ang daming tao. Ang punong-puno yung plane papunta rito. Thank you na lang kay Lord kasi pagdating ko, ang seat number ko ay 3. So, pangatlong row. So, una akong dumating, una rin ako umalis. So, hindi ko na-feel yung dami ng tao. Tapos, pagdating ko dun sa airport, sa aeroplano, nag-download agad ako ng ano, tatlo, apat na episodes ng Friends para meron akong ano. Pero wala lang, pagkapatay pala ng ilaw na aeroplano, tulog na ako. Pag-isip ko na, sa Davao na ako. So, yun guys. So, yun yung nangyari sa akin today, kanina. Okay. Natatawa, kasi first time kong ginawa. Sa hinaba-haba ng panahon na lagi naman ako nagta-travel. Well, travel talaga ako. Kaya sabi ko, sanay na sanay ako sa mga ganyan, sa mga travels na ganyan. As in. Pero first time kong ginawa yon, yung mga napapanood ko na isusuot mo lahat ng damit mo. Grabe talaga. Okay, so nandito na ako sa hotel. And ito lang yung vlog ko ngayon. So bukas wala pa akong gagawin. And bago yon, ito na pa nga yung susunod kong kwento. Pagdating ko dito sa hotel, syempre na-expect ko hotel, di ba? Hotel. Syempre maganda naman kasi ang ganda sa picture. So nito akala ko nung binook ko siya, nung hinahanap ko siya, akala ko ano siya, yung naka-promo lang kaya ang mura. Sobrang mura kasi. So akala ko naka-promo kasi sabi nung nagkausap ko, naka-promo daw. Sabi ko okay sige. So na yun nung nabook na, ay napasayan muna ako ng mga pictures. Ang ganda-ganda niya sa picture. Kasi naman pangit, hindi ako nag-iinerte. Hindi naman pangit yung hotel. Kaya lang, yung expectations mo kasi fourth floor ako, wala silang elevator. Tapos sabi ko ano oras mo yung breakfast? Eh breakfast yung pinakaabangan ko sa hotel. Ano yung breakfast? Sabi ni ma'am, ay wala akong included breakfast. Ha? Yun ang inaante ko, yung mga buffet breakfast, Diyos ko Lord, wala. So, sabi ko, paano kaya yung susunod kong hotel? Kasi first, ano ko lang to eh, pang tulog ko lang. Yung pinakang event ko talaga ng hotel, bukas pa, lilipat ako from here, kaya hindi ako pwede mag-unpack. Lilipat ako tomorrow. So, in-expect ko na lang na ganito rin para hindi na ako mag-expect too much. Ay, tomorrow, wala pa akong gagawin, maghapon. Tuesday yung pinaka ganap. Siguro I'll just be going there ng dinner para, you know, to network, to get in touch with. Kasi itong mga kawork ko ngayon, bago sila. Same organization from the last time. Pero bagong mga tao inside the organization. Anyway guys, yan muna. Bumili lang ako sa karinderya ng kanin. Sayang sana pala yung fried chicken binili ko. Iniisip ko kasi, kung fried chicken, kung lagi na lang kami chicken sa bahay, tapos dito chicken. So, bumili ako ng beefsteak. Hopefully, masarap. Tapos, kanin. Tapos, binigyan ako ng sabaw ni ate. Very generously. So, guys, yun na muna for tonight. Mag-aalas 4 na ng madaling araw. So, baka tanghali na ako magising bukas. So, bye guys. See you later. Bago ko malimutan, so, I'm trying my best na lagi ako mag-upload at mag-edit. I think this will be my life in the next time to come. So, my vlog is focused on business and freelancing and yung lifestyle pag nagninegosyo ka. So, this is not part of my business. Itong ginagawa kong pagkoconsultant is just my side hustle. Pero, kinakalira ko din to. So, makikita nyo siguro ako na nagaganito sa mga vlog ko often din. Pero mostly, business yung ipapakita ko. So, iniwan ko yung business ko sa Manila, yung restaurant, yung ko yung mga aso. And dito muna ako for a few days. Yun, mabilisan naman ang araw. Baka isang araw, upuwi na rin ako. So, yun lang muna. So, ngayon wala kayo nakikita mga cooking vlogs kasi sa Facebook ko. Kasi nga, hindi ako magluluto dahil nandito ako sa hotel. But anyway guys, thank you so much for watching. Sana mag-subscribe kayo para naman si Pagin magawa ng mga videos. Tsaka mag-comment, tsaka mag-like and share. And i-follow nyo na rin ako sa ibang social media accounts ko. Thank you guys. Bye!